Pwede ba kayo sa summary? Summary. Summary, yung pinakaunang-una sa una. Pinakaunang-una. So, natapos na natin. Introduction, siyempre, bakit importante ito. And then, yung mga preparation na dapat natin gawin. Assessment ng lugar, ng tao. Paano mag-start ng conversation, introduction. Whether be kakatokin mo sa bahay or sa lubong. Okay? Then, yung main content. Tapos natin, bilis lang, di ba? Ang kasalanan, totoo yan. May punishment yan. Tapos yung kaligtasan. Ito'y pinubayad ng Panginoon. Ito'y mas madaling maintindihan as a gift and being born to the family. Kaya Panginoon lang ang tagapagligtas. Siya'y nagbayad nun. Okay? So, kailangan natin gawin. Tanggapin. Tanggapin ang regalo. Tanggapin siya. Isa lang yun. Nagtiwala tayo sa Kanya ngayon. Ito yung, hindi ko pala nasulat kasi ito eh. Biblical repentance for salvation, meron na tayo niyan, di ba? May topic tayo, refer to sermon about repent of your sins, heresy. Okay? Which is, inano natin. Didistinguish natin yung repent na tama at yung repent of all your sin na mali. And then yung accepting the Lord, natatapos lang, okay, sinner's prayer. Pero ito pala yung nauna kong ibigay, no? Kasi ito talaga yung tama, eh. Dapat mahuli yung accept. So, nilinaw natin eternal security, rewards, not work, salvation. So, ngayon, may tips na rin tayo. So, dito tayo sa other tips, which is wala dito, no? Wala po dyan. Kasi hindi ko to material lahat. Okay. So, sige po, dito tayo sa ibang religion. So, paano yan? Sabi ni Stephen sa akin, wala po dito sa module niya. Tip ko lang sa inyo, kanina nagbigay ang si Brother James ng kids, di ba? Tips. Ang ganda yun, no? So, sa different religion, ano yung pwedeng tip? Sabi ni Stephen dati, kailangan ko aralin lahat ng religion. No? So, yes and no, no? Hindi yung requirement para mag-soul win. Maganda lang, ma-addition, ha? Mas maganda, mas mabilis, mas effective ka kung alam mo yung ibang religion. Kasi katulad ng ano ba? Ngayon, ako yung magtatabak ng puputuli ko yung ano, puno ko nari. Ngayon, puputuli ko puno, mayroon akong axe. Basta mapunol. Okay? So, kaya ko bang putulin yung puno? Pwede. Kaso? Matagal at? Mahirap, very good, di ba? So, ganun din sa winning. Yung bagay na yan, di ba? Yung illustration niya, pwede mong gawin sa lahat yan. Gusto kong magluto. Wala akong induction cooker. Grill lang, tsaka, ano, phosphor, tsaka uling, di ba? Ako magluto ko, ah. Why not? Pero ang hirap, di ba? So, ganun sa soul winning, pambira, kung kaya mo namang aralin yung ibang religion, makakatulong yun. Kasi yung sabi ko nga sa iyo, ano bang, saan ka ba nag-church ngayon? Diyan pa ako nag-church sa, ano, sa GCF. Ano yung GCF? Man. Kung di mo alam, medyo ikaw pa yung magmumukhang ano, tatanong ka pa, kung alam mo na, alam mo lahat ng doctrine nila, kung saan sila mali, kung saan sila tama, okay? Pag tama sila, huwag sila mamaliin, ha? Gawa ka na doon, sabi nga, misrepresentation. Ganyan kayo, hindi nga kami ganyan, eh. Okay? Kaya alamin mo yung tama nila, alamin mo yung mali. So, yan. So, yun lang. So, ano ba yung particular na gusto natin, ano? Siyempre, INC, ang mali nila, si Kristo tao lang. At siyempre, lahat naman ang culto, work salvation, yan. Okay? Mormon is work salvation. May propeta sila, centralize sila. Iniwala sila, magiging Diyos sila. Okay? Iba-iba ang translation nila. Apat. Additional to the Bible, mayroon silang tatlong other sacred books, wala yun sa iba. Hindi yung pwedeng ipantay yun, si Joseph Smith lang nagsulat lahat doon. So, yung mga pwede niyong i-note. Sige de. Ibig sabihin, Baptist na parang faith salvation. Yung totoong-totoo po, pero yung iba nga, ibang Nike Baptist na haluan din. So, pero totoo po yun, tama yun di. Pero yung iba, nakikiano rin, kahit yung GCF, sabi nila, sila yung faith alone. Yung Calvinist, faith alone din daw sila. Pero bakit nila binibida yung ano, yung
Sabihin nila, kailangan meron kang works. Yun ang patunay mo. Yun ang ebidensya mo na ligtas ka. Pag wala kang yan, hindi ka ligtas. Okay? So medyo ito yung mahirap na part. Ito yung mga additional na lang. Kaya nga itong lesson natin, bakit tayo mag-ganito eh? Lahat na, nag-soul winning na nga tayo eh. Parang maging sharper tayo na parang acts na mabilis, mas effective, mas... ano pa? Yun na yun, mabilis, effective, and sigurado, at pwede pang haluan ng mas suabe. Kung mas graceful ka magsalita, malinaw, mabilis, hindi nalilito sa'yo yung ano, organize ka, di ba? Yung presentation mo, organize. So, siyempre, body ka, hindi ka na malilito. Yung tao kinakausap mo, hindi na malilito. May Stephen kanina, medyo nalilito pa kasi nga, hindi niya pa master. Pero may tama rin. Di ba? Kung kausap niya, batang matyaga, malilito siya. Di ba? Eh, kung 5 years old, ligtas na yan. Pero siguro, tinaniman lang ni Stephen, di ba? Asa na ba ako? Yan, so mga religion, ano yung mga alam natin yan? I-research nyo yan, hindi sayang ang oras nyo dyan. Ang dami ng religion eh, may pagkakapareho yan. Lahat ng Protestant ang galing sa Catholic and therefore may nakuha yan. Maraming nakuha sa Catholic. Eh, karamihan naman galing sa Catholic. Okay? So yung iba naman, yung mga modern, ano ngayon, dating daan, INC, ano ngayon, mga Scientology, hindi mo kailangan malaman lahat yan. So nga sa Pilipinas ka mag-soul winning, kailangan mo lang Catholic, INC, tsaka yung mga alternative churches na yan, mga DCM, BCM. So you're good to go, hindi mo kailangan kapisado yung lahat. Okay? So ngayon, paano sabihin mo, hindi ko alam kung paano ko, ano to, paano to, i-deal. Okay, kunwari nga, nagsalit, lalo yung mga born again na yan. Born again naman din tayo. Pero tawag nila sa kanila, born again sila, di ba? New evangelical. Evangelical kami. Hindi mo alam kasi sa dami ng ano niya, pangalan. Yung Dulos, alam niyo yung Dulos? Laking church daw nun sa CCP. Dulos. Laki, yaman. Meron sa Pilipinas? Yung dati po, yung kasama ng... Ah, dami nun, no? Pentecostal types. Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam. So, anong gagawin ko? No, sige nga. Anong gagawin nyo? Hindi nyo alam yung church niya. Ano, babay na. Ano? Tanungin mo ang? Paniniwala na doon sa? Sa material na gusto mo i-share. Sa kaligtasan. Okay? Tanungin mo, nakawala ba yan? Paano nangyari yan? Paano ka naligtas? Kailan? Yung mga Calvinist, yung iba dyan, marami, wala silang date. Okay? Samantalang sinabing maligtas, nag-pray ka, tumanggap mong Panginoon, may date dapat yun. Na, hindi ko sinabing kailangan alam mo yung date. Ako, hindi ko na alam yung date eh. Basta somewhere college time ako. Pero mayroon pa rin date. Maring nakalimutan mo, tulad ko. Pero yung Calvinist, hindi, ano yan, tuloy-tuloy ka lang. Nakakita ng tuloy-tuloy na... At kayo ay daligtas, o baka hindi pa. Hindi gano'n ang King James. Ligtas o hindi. Okay, gano'n ang King James. So, nakuha niyo po, pag hindi niyo alam yung church niya, tanong niyo yung paniniwala niya. Dahil basically, yun naman ang putante talaga sa kaligtasan. Yung paniniwala niya, regardless ka, saan ka umaatin eh. Anong paniniwala mo? Hindi, anong paniniwala ng church niyo? Walang na ligtas na buong church, ligtas. Anong gano'n? Okay? Ano pang gusto kong sabihin? Okay, testimonies. Ang ganda to. Ah, nag-testimony na pala kanina. Pero gusto kong sabihin na merong mga non-denominational church. Yung iba naman, all-encompassing, all-receiving. Tanggap namin lahat yan. Naku, kalokohan, malaki yun. Paano mo tatanggapin yung nagko-conflict? Ayan, di ba? Sabi kanina, mutually exclusive. Yung iba, si Kristo ay tao. Yung iba, siya ay Diyos. Yung iba ay... siya ay mabuting ano lang, tao lang. Ano mo matanggapin lahat yun? Unless may tama ka sa utak. Siyempre, hindi, di ba? Okay, so pero meron tayong certain level of acceptance sa kanila. Okay? Ano yung level of acceptance natin? Like ko sinasabi, tanggapin mo yung, irespeto mo yung tao, pero yung maling paniniwala, hindi. May iba yung tao, iba yung paniniwala niya. Paniniwala niya, pwede yung baguhin, mabago. Okay, pwede niyang i-recant, pwede niyang
Ayoko na, hindi ako niniwala dyan. Pero yung tao, tao yun. May kaluluwa yan. Kaya focus on the soul. At tinatanong mo na yung paniniwala niya para malaman mo kung ano yung paniniwala niya, ano yung kalagayan niya sa harapan ng Diyos. Okay. So, punta tayo dito sa last. Ayan, dali. Ayan, nagtawa pa ba ako nun? So, ito na po yung last ngayon. So, tapos ka na. Napresent mo ng gasel, tumanggap na siya eh. Tumanggap or hindi, okay? So, at least natatapos mo na. Pag hindi niya tinanggap, bye-bye na. So, pwede mo na ipag-pray. Okay? Meron akong ganun eh. Sobrang ano, wala na kaming oras. Sabi ko, pero mukhang interesado siya, pero hindi na pinipermit ng time. Masyado ng ano, tagal ko na sa kanya. Tsaka wala na kang time, kailangan malis. Pwede ko mag-pray na lang kayo. Pwede ganun. Para sa inyo, eh, para mawala yung ano niya. At least magkaroon na tayo impression, magkaroon ng impression na pwede siya maligtas, dapat niya maligtas, yung mga ganun bagay. May nag-pray ko, hindi ko alam ano nangyari doon. Yun nga, problema pag walang solution, hindi maliligtas yun. Pero at least, yun, nataniman natin. So sabihin, yeah, so ngayon, dito na tayo sa ending and then monitoring and then follow up. Last module, but not the last activity. Ang sabi dyan, meron na po lahat. Okay, ending and follow up. So tapos na, tumanggap na o hindi, anong kailangan mong gawin? Okay. At the end of the presentation, we should be able to point them to the right direction. Okay? So para hindi sayang, regardless kung na-save o hindi, pero especially pag na-save, anong next step? Wala na. Tapos na eh. Ligtas na eh. Ganun ba? Ano yung next step sa isang taong naligtas? Kailangan ka na pumember sa amin. Ganun ba yun? Pwede may follow up. Okay. Doon mo tayo sa ending. Sorry po. Sa ending muna. So, nag-represent pa tayo. So, pagpatapos ka na, ano yung pwede mong ending procedure? Okay? Eh, syempre, pwede mong congratulate. So, tandaan mo itong araw na to. Dito ko naligtas. Meron ako nakuha kay Jack Hiles. Sabi niya, immediately, sabi mo, sabi mo, tingnan niyo kung applicable sa inyo. Ha? Sabi niya, tell somebody that you've been saved. Yan sabi niya, para daw hindi makalimutan, may ibang makawitness. Mare, hindi naman na-share yung nanay mo. Sabi mo sa nanay mo, nay, na-save ako. Pwede, di ba? Ganda, di ba? Okay, so yung nakuha ko last time lang. So ngayon, ang sa atin, ang ginagawa natin at dapat talaga, point him to the right direction. So binibigyan natin ng Bible. Bakit? Para may basahin siya, ma-follow up yung pananampalataya niya, may contact number yon, may YouTube, may Facebook, may address sa church. Invite natin sa church, yung pala yun. So maganda dito, yung malalapit lang natin, invite mo agad sa amin sa Ortigas. Ni-invite ko rin, pero hindi ko inaasahan pupunta. Pero in-invite ko pa rin kasi ang nasabihin ko, o saan ka ba dapat kung anak na ng Diyos? Saan ka pupunta ang church? Doon sa hindi nagturo ng kaligtasan o doon sa nagturo ng tamang kaligtasan? Pwede mo sabihin yun. Actually, tama yun. Ma-realize nila yun na, o nga, no, tagal ko dito lang mag-stay. Okay, so yan. So, i-hint mo lang sa kanyang ganun. Obviously, wag mong di ka sa amin nag-church, di kaligtas talaga. Huwag mong bibigyan ng gano'n, dyan tayo nangyayaring iba eh. Nalalaman yung totoong intention mo eh. Kung intention mo, maligtas lang sila, ang Diyos ang bahala mag-bless sa atin, sa'yo, sa church, doon na, tapos na yun. Okay, so sabi dito, many will not be willing to attend church, but yun ang malungkot, pero yung iba doon, oo. So, ganun talaga, ganun lang, bayaan mo ang Diyos ang magpala. Point them to the next step. So, yun nga, binabi ko na, Bible, address, contact number mo, okay? Yung iba, pag medyo talagang maganda yung reception, at medyo millennial, oh, sige, add mo sa Facebook. Okay. Yung iba, picture. Oh, nahiya akong picture eh. Anyway, okay din yun pag may event tayo, para ma-post. Okay, so ito yung material ng Verity. Sabi niya dito, conserving the results of follow-up. Eh, naligtas na, anong gagawin mo na, no? So,
So dito sila medyo nagkaiba ni Pastor Anders, oh. So tayo medyo nasa gitna tayo. Naniniwala tayo sa follow up, pero again hindi heavy. Okay, hindi tayo talagang sabi nito aakayin, aalagaan. Tama yung kung magpapaalaga at magpapaakay. Mag-uwi natin, bibigyan natin sila ng pagkakataon na gawin yung tama. Ano ba natutunan mo? Okay, ikaw na yung mag-act. Okay? Hindi yung gusto mo susuyuin ka. Okay? Hindi, yun ang hindi natin gusto. Kaya ganitong klase yung church natin eh. Ang gusto natin yung maging mga member at dito talagang gusto dito, naintindihan niya dapat ako doon, therefore doon ako. Okay, pag sinanay mo kasi yung mga tao na layong sinusuyo, sabi nga ni ano naman, may tama rin si ano eh, David Cloud, sabi niya, what you win them with, you win them too. Kaya andyan sila dahil sa aircon, pag nawala yung aircon, ayaw na nila dyan. Pag andyan sila dahil sa sinong member dito, magandang kunwari. Kunwari si Jamie, may ay, gusto ko doon. I've been asked. Ayoko na sa church. So hindi ka, ano, no? So kaya si Pastor, ano, binibigyan, pinapakain dati kami ni Ma'am Mayan. Eh, hindi na kami pinakain. Ayoko na sa church. Di ba? So kaya, iwasan natin yun. Maging ano tayo doon. Iwas huwag natin silang bibigyan ng maling motivation. Yan ang sabi ko. Yes, nang mali, di ba? So inaatak natin sila sa doktrina, sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan sa lahat ng Diyos, di ba? Lahat ng music natin, yan ang maganda. Huwag na-attack sila sa magandang bagay. Basta tayo, mabay tayo, gusto winning tayo. Kung doon sila na-attract kayo, okay na, okay. Yan ang mga gusto natin mag-stay at makasama natin dito ng forever. Okay? So yun ang pina-follow-up natin. Kaya sinabi din dito yun. So sabi dyan, conserving the results means to follow-up on our converts. So once somebody has been saved, we do not want them to just leave them at the door. Uy, naligtas ka. Okay, bye-bye. Okay? So basically, ganun yung ginagawa sa iba kasi nga, hindi naman nila gustong lamang mag-step up pa. Ayaw nila sa church, either malayo sila masyado, ayaw nung mag-communicate, pero still the same, okay na din. Pero yung iba, bigyan natin ang opportunity to do better. Kaya sabi dyan, we want to do everything in our power to follow up with that person after salvation. Yung iba, na follow up na natin ng tatlong beses, tama na yun. Something ano na dun, di ba? Pero okay, ano, mga ano, tawag dito? Follow-up na, ano, pwede pa rin naman. Ibig sabihin, huwag mo sila nasaraduhan ng pinto. Okay? Eh, hindi naman tayo ganun eh. Okay, why follow-up? Because they are spiritual children. Okay? 1 Peter 2:2 sabi, as newborn babies desire the sincere milk of the word that they may grow thereby. Paano sila matututo kung wala nag-aalaga sa kanila? Ayan. So again, kung if they will permit, if the Lord permits, gawin natin yung follow-up. Pag hindi, huwag na. Fulfill the great commission. Fulfill the teach of the great commission. Okay? Paano mo sila tuturuan eh? Nasave lang sila kung wala sila sa ano mo. Kaya nga tayo, pati YouTube niya. Diba? Kasi pag ito yung nakausap ko, kasi layo, katulad ni Kuya Bong. Ganda ng ano niya eh. Nanginginig pa raw siya eh. So, at least kung binigyan natin siya ng YouTube channel, Facebook, ano yung convenience sa kanya, kung ano yung ano niya, gagawa niya in the meantime. Pero yun nga, huwag daw kalimutan, invite niyo sa church. Ay, ito sinabi naman ni Jaka, is talagang obligahin mo. Yun ang sabi niya. Eh, teka lang. Obligahin. Siguro, parang ilid. Okay yun. Oh, sama ka sa church. Invite. Ayan, okay. So, ito, di ko na alam ba't mayroon ganito. Salvation, teach all nations, baptism, baptizing them, discipleship, teacher. Teaching them to observe all things. Okay, yung kanina si Alex medyo ano niya yung make disciples eh.
mali yun eh. Parang doon ka nakafocus yun. Victory yun eh, di ba? Make disciples. Ha? CCF ba? Make disciples. Ano yung honor God, make disciples? Victory. Victory. CCF. No. Make him. To know God and make him known. No. Oh, GCF. Eh, yung CCF. Ano, changing lives pa. Parang PLDT. Okay. Victory. Oh, victory yan. So, yan kasi hindi King James, no? So, imagine that. Eh, pag-baptist, nakita mo yun. Yung ibang baptist naman, repent or perish. So, sorry, wala pa eh. No, ano ba? Sarad na. One save, one save. Pwede rin. Be saved and save others. Ganun, no? Okay. So, pag hindi naligtas, hindi na kailangan follow up. Eh, kapag naligtas, follow up. Like, kaya. Exceptions, if you really feel like... Ha? Changing lives. For eternity. The exception is if you feel like someone did not get saved. Okay, pag hindi naligtas, huwag nyo na follow up. They invite them to church. Yun ang pinaka ano, di ba? Pag natapos tayo, maganda yung response. Yun ang lagi nating ano. So, binigyan natin yung importante sa kanila, yung secondary, nasa kanila na yun. Okay, meron pa ba? Invite them to church, yung last part. So, letter A. Ito yung mga example, oh. Would you be interested to come to the church on Sunday? Siya, pumunta sa church? Pwede ka naming sunduin. Okay, yung ginagawa natin, di ba? The best time to invite them to church is immediately after they get saved. Okay? So, huwag mo nang hintayin pa tumagal. Pag na-save sila ngayon, ito na yung the best time. The best time to get the information is immediately after they agreed to come to church. Okay? The best blank to get the information is the person that got them saved. Ano yun? The best person. Okay, kung ikaw yung nag-lead, ikaw na rin yung mag-invite. O, na invite mo. Ikaw na mismo. Hindi nila kilala yung iba eh. Ikaw yung nag-share eh. Get their personal information. Okay? Masyado na tong ano, masyado na tong detalye, no? So, ako kaya ayokong kunin yung ano nga, kasi nga, unless napakaganda ng response. Okay? Oh, pag gusto mo pumunta sa church, sige. Pag pumunta sa church, yan, kukunin natin lahat, di ba? Phone number, Facebook, ano man yan. Ito yung kulang natin. Maganda, ano, may dadagdag tayo dun sa ating binibigay. So, may Bible na siya, may tracts. Bigyan natin ng information about us and then siya naman sa atin. So, may fill upan siya, yun yung sa atin, tapos sa kanila yung ibang bagay pa. Ano nyo, paalala nyo na yan. Dadagdagan ko ng information yung bibigyan sa kanila para ano, pwedeng follow up. Ayun yung ano ngayon, no? Gusto yun, no? Picture na lang, tsaka ano. Pwede yun, maganda yun eh. Para ipopost nyo na lang sa ano. Sa group. Yan, so sila, meron silang ano, believers packet. Pwede natin gawin din yan. Do not be afraid to blank. The worst they can do is say no. Ayan, don't be afraid to? Ano? To? Ha? Ha? Tell or invite or... ask, yan. Yes, tama. To ask. Kung sinabing hindi, hindi. Tapos. Huwag yung bibigay information nila sa ibang tao, ha? Huwag ganun. It depends.
Okay, so data when to stop oh data privacy ano yun, breach. When to stop following up? Okay, una hindi naligtas, pero naligtas, hindi naman interesado. Okay? If they say they would come to church and after a few attempts, they have the ibig sabihin hindi talaga interesado. Okay? Remember that when we're out soul winning, we want to get the gospel to anyone and everyone that is willing to listen. When we're following up, we want only to follow up on people who are likely to come to church. So, actually, medyo halong ano siya dito. Eh, no? Tayo, napansin nyo naman, di tayo heavy dun. Kasi nga, talagang, hindi, kahit sa amin, napansin ko yung mga nagtatagal, yung nilagay ng Diyos dun. Biglang nakapunta ng ano, may kaibigan, meron nga dun. Kaibigan niya, nag-backslide siya, nanatili eh. Yung, ano pa, yung naging asawa, yun ang maganda, isa, naging asawa ng anak mo, naging asawa ng member, okay? Ito, yun nga, mas maganda, hindi mo yung tinarget, hindi mo pililano yun. Okay? Hey, tapos na tayo. Hindi pa. Meron. To follow. Hindi pa po tayo tapos, okay? So, yan ay tapos na ang lesson natin. So, meron pa, no? Monitoring. Ano sabihin monitoring? Ginagawa natin, binibilang natin kung kailan tayo nag-soul win, ilan ang soul winner at isang result. Okay, tatlong number yan, ha? Ilan ang soul winner? Para ma-average natin kung ilan yung nag-soul winner. Sumasama, kasama yung silent partner. And then, siyempre, yung actual result, yung mga naligtas. And kung pwede pa, yung mga seeds planted. Ganda rin yun. Yung iba, binibilang nila yung tracks na nabigay nila. Tayo, hindi na. Okay na yun. Yung track, dalawang box ng tracks natin, ewan ko, mauubos pa yan. Parang hindi nga tayo heavy dyan, no? Pero okay din yan, meron yan. Isupply nga lang, di ba? Pero okay na yan sa akin. Ngayon, okay, demonstration tayo. Sino mag-demonstrate? Simple case, si Daddy sa si Brother James. Si Daddy kunwari yung i-win. Ni Brother James yung ano, soul winner. Gusto nyo? Ha? Ikaw din soul winner? Ah, sige. Ha? Hindi pa kaya? Ah, sige, ikaw nga yung iakayin din. Ikaw yung akayin. Sige po. So, demonstrate lang natin.